Muli nating himayin ang mga kaganapan sa nawawalang seaman na si Marnel Bulahan. Makalipas ang 4 na buwan ay patuloy pa rin ang paghahanap sa katawan nito na hindi pa rin makita-kita. Ayon sa kapatid na biktima, walang ibang gagawa nito sa kapatid niya kundi ang asawa lang nito at ang pamilya niya. Maraming buwan na ang makalipas, wala pa rin linaw kung saan na napunta ang katawan ni Marnel at naglaho na lamang ito na parang hula. Malakas ang kutob ng kamag-anak ni Marnel na may kinalaman ang asawa nito base sa mga ipinapakita nito kay Idol Raffy Tulfo. Wala sa puso niya ang pagkawala ni Marnel, ni hindi man lang umiyak at wala man lang concern sa pagkawala ng asawa niya. Kaya naman ang mga netizen ay sobrang galit sa asawa nito dahil halatang may tinatago talaga ito at merong hindi sinasabi ang asawa. Napag-alaman pa na may kapit ito sa kapulisan dahil ang kapatid nito ay isang pulis. Kaya hiling ng taong bayan na ang NBI na dapat ang humawak ng kaso dahil wala silang tiwala sa mga kapulisan. Justice po sana para kay Marnel. Maawa na po kayo sa kapatid ni Marnel at sa nanay niya. Sabihin nyo na ang totoo. Mahirap po ang may kinikimkim sa dibdib. Sabihin nyo na kung buhay pa ba ito o hindi na, para matapos na ang lahat kung sino talaga ang may sala. Sobrang kawawa ang nangyari kay Marnel. Sana naman makipagtulungan na ang wife ni Marnel. Sobrang nakakaiyak ang sinapit ng seaman na ito. Wala talagang ibang sisisihin kundi ang misis ng seaman. Dahil kahit matagal nang nawala ang asawa niya, parang wala siyang amor na mahanap ang kanyang asawa. At para pa nga nagdadasal pa ito na hindi na makita ang asawa niya. Paano ka nakakatulog sa gabi? Maraming tao ang naghuhusga sa'yo. Di mo man lang pinagtanggol sarili mo kung wala kang kasalanan. Tapos ayaw nyo pang magpa-lie detector test. Anong ibig sabihin nito? Takot lang kayong malaman ang totoong nangyari. At kayo talaga ang may kinalaman ng lahat ng ito. Kung hindi ka takot sa Panginoon mong Diyos Ama, matakot ka sa amo mong Satanas. Kasi sooner or later, lalabas at lalabas din ang totoo. Hindi ka na naawa sa anak mong wala ng ama kasi pinatay mo. Meron pala talagang tao na gagawin ang lahat para lang sa pera. Kaya minamadali nyo ang pagpatayo ng bahay sa farm ng namatay na seaman. Dahil doon nyo lang yata siya ipinabaon. Wala kang konsensyang asawa. Samantala, isang 33 anyos naman na lalaki ang lumutang upang tumayong testigo sa pagkawala ng kawawang seaman. Hindi na daw nito matiis ang pananahimik na lamang at nakukonsensya na daw ito. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo.